lalaking bibili lang sana umano ng mineral water patay matapos parusahan dahil sa paglabag sa curfew. Ang buong detalye, isusunod na. Namatay nitong Sabado si Darren Peña Redondo, ang lalaking sumuway umano sa quarantine sa General Trias, Cavite. Isinisi ng live-in partner ng biktima ang ipinagawa kay Peña Redondo na 300 beses na pumping exercise. Ayon pa sa kinakasama ng biktima na si Richilyn Balse, na aresto si Peña Redondo na mga tanod at dinala sa General Trias Police Station nitong Abril 1. Sa laysay pa ni Richilyn, bibili lang daw sana ang biktima ng mineral water. Subalit sinita at hinuli daw umano ito ng mga tanod sabay dinala sa police station ng General Trias, Cavite. Ikinuwento din ni Balse na inutusan daw ang lahat ng curfew violators na magpumping exercise ng 100 beses. Pero kinakailangan daw ulitin ng mga violators ang ehersisyo hanggang umabot sa 300 beses dahil hindi sabay-sabay ang mga ito. Isinalaysay daw umano sa kanya ng kanyang live-in partner kung ano ang pinagawa sa kanila pagkatapos silang damputin ng mga tanod at dalhin sa police station sa General Trias, Cavite. Ang kwento niya po sa akin, dinala sila sa plaza ng Malabon sa tapat puyo ng munisipyo. Tapos po pinagpumping daw sila ng mga pulis ng 100 beses. Sabi po sa kanila, pag di daw sila sabay-sabay, pauulitin daw sila. Tapos pag-uwi niya po ng umaga ng Biyernes, mag-aalas 8 ng umaga, akay-akay na po siya ng kasama niyang nahuli sakay ng mobile. Tinanong ko po kung nabugbog ba siya, ngumiti lang siya pero halata mong may masakit sa kanya. Maghapon na po yun. Hirap na hirap siyang lumakad. Gumagapang siya sa sahig para lang makatayo. Pero di ko siya sineryoso masyado kasi ang sabi niya lang masakit yung tuhod sa kahita niya tapos yung katawan niya. Nung nagpatulong po siya para umihi, doon na po siya nag-seizure. Nagkumbulsyon na po siya. Nag-violate na po ang mukha niya. Wala na po yung heartbeat niya. Nagpatulong lang ako sa mga kapitbahay namin para i-CPR siya. Doon lang po bumalik ang heartbeat niya. Dugtong niya pa. Samantala, ayon naman kay Chairman Rodolfo Cruz Jr. ng Barangay Tejero, kinumpirma nito na nahuli nga si Peña Redondo dahil sa paglabag sa curfew na kaagad naman daw na inilipat sa General Trias, Cavite Police Station. Subalit itinanggi naman umano ni General Trias Police Chief Lieutenant Colonel Marlo Emilio Solero ang aligasyong pinagpapumping exercise umano nila ang kanilang mga nahuhuli sapagkat ang ginagawa lamang daw nila sa mga ito ay nilelektura ng tungkol sa mga quarantine protocols para iwas COVID. Hindi daw sila nagbibigay ng ganoong parusa. Sinabi din ito na wala pa naman daw silang formal na natanggap na reklamo para maimbestigahan na umano ang naturang kaso. Dagdag naman ni Balse na sana daw sa susunod ay dapat ay sisahin na lamang at tanungin ang tao sapagkat hindi naman daw lahat na nakikita sa labas ay tumatambay lamang. At dapat daw kapag magpaparusa sila ay huwag naman daw sana ganon sapagkat hindi lahat ng tao ay physically fit na kayang gawin ang mga mabibigat na ehersisyo. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe and mag-comments down below. Guhi, Yo Palermo.